ako po ay pauwi na mag-isa. Nakita ko na po yung bahay ng anak ko. Buti na lang beautiful people at hindi pa gaanong madilim. Maaraw pa kasi. Beautiful people, para na rin po kayong namasyal. Ang dami nyo na pong mga nakita rito. Parang nag-ano na rin po kayo. Nagbakasyon dito sa Vienna. Para na rin po kayong tourist na pasakay-sakay sa train. Kanina ang lakas ng hangin, grabe. Buti ngayon wala. Ang bigat ng ruksak ko. Dito po kasi ako sa beautiful people sa city. Marami po kasi nagtatanong saan daw pa ako sa Austria. Sabi ko po sa city po ako sa Vienna. Pinaka city po ako nakatira. Kumbaga po diyan sa beautiful people, Luzon, Visayas at Mindanao. Dito naman po ang Austria po, may tinatawag na Salzburg, Kärnten, Steiermark, Graz, Niederösterreich, Österreich, Tirol, Kärnten. Maano po ang marami pong ganyan. Pero po, maliliit lang po kasi alam yung beautiful people. Ano lang nakatira dito? 9 million lang yata. Oo, hindi kagaya sa atin. 69 million yata sa atin. Ito 9 million lang dito mga nakatira. Maliit lang po kasi ang Austria niya. Kaya ganyan po.
ang Germany po ang pinakamalaki. Ewan ko po ilang milyon ang nakatira sa Germany. Kasi po, yun po ang lagi ko pong sinasabi, ang Germany po at saka ang Switzerland po at saka ang Austria po, magkadikit. Ang ibig ko pong sabihin, magkadikit. Yung pera po, yan po ang mga mayayamang bansa sa Europe. Ang Switzerland, Austria, Germany. Ganyan po, kayaman. Yan tatlong bansa ng Europe. Ang Cyprus po at saka Greenland po, yan po ang, at saka Poland, Romanian po. Yan po ang mahirap na mga bansa ng Europe. Naghirap sila dahil hindi nila alam kung paano gamitin kasi po ang perang euro. Kasi po may mga sarili nga po namang mga pera sila dati. Yung pounds, hindi nila alam nila gamitin kung paano kasi nga nanibago siguro sila. Kaya naghirap po sila. Nagsara lahat ng mga business nila. Nagkautang-utang sa ibang bansa. Kasi po dito, beautiful people sa Austria, no? Pag bagong panganak ang baby po, may matatanggap na pera. Kapag nagkasakit ka at hindi ka nakapagtrabaho, may sweldo ka pa rin. Tapos po, kung mawalan ka ng trabaho, may pera ka pa rin natatanggap. Ganyan po. Kaya mayaman po ang bansang Europe. Kaya kung mag-abroad lang po kayo, sa Europe na po kayo magsipuntahan. Kaya lang po, mahirap nga po ngayon ang mag-abroad papuntang Europe. Kaya kung kayo ay mga nurse, kung ano man po ang gusto niyong pasukin trabaho, kung alam niyo po yung bansang iyon ay hindi nag-i-English po. Gaya po ng sa Germany, Austria po at Switzerland po. Sabi ko po sa inyo, mag-aral po kayo ng German na salita. Marami na pong nag-aaral ng German dyan sa Pilipinas, beautiful people. Punta po kayo sa Recto o kayo sa Pasay po. Meron pong nag-aaral ng mga German na dyan. Ganun po. Kasi hindi po sila nag-i-English dito, beautiful people. Kailangan yung salita nila, pag-aaralan mo talaga. Kung gusto niyo pong mag-aral, halimbawa po, pag ikay ay waiter, pag-aaralan mo po yung mga Guten Tag, Guten Morgen, Grüßgott, Befehlskostet, ganyan. Yung Befehlskostet po, magkano? Ganyan po. Yung basta marami po kayong pag-aaralan talaga. Ako kasi beautiful people, kahit matagal na ako rito, hanggang ngayon hindi ko pa rin mapiperfect yung aking Deutsch, yung German ko ba. Totoo po yan, mahirap po ang German na salita, na language, hindi kagaya ng English. Madali ang pag-aralan ng English, pero ang German po ang hirap. Pero kung kayo po talaga'y matalino at madali kayo makakash up ng salita ng German. Kasi po parang English po ang salita na baliktad po. Halimbawa po ay one, eins, di ba? Two, zwei. Ganyan, beautiful people. Try po ay three. Four ay vier. Five ay fünf.
Mahirap po talaga ang ano, beautiful people. Kung marunong po kayo magbilang ng 1 to 10, okay po yan. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Diba? Iba ang salita. Kahit ako, beautiful people, matagal ako rito, hindi pa rin ako perfect magsalita. Lahat po ng mga Pilipina rito, hindi rin po perfect magsalita. Bulol-bulol pa rin po ang aming mga dialect. Kaya nga yung anak ko, tawa ng tawa pag ako'y nagsasalita ng Deutsch. Tinatama niya lang, kinokorek niya lang po yung mali ko. Kahit ang tagal ko na rito, kahit nag-aral pa ako ng salita rito o ano, yung pagsusulat, hindi pa rin perfect. Kaya ang hirap, beautiful people. Kasi siyempre mag-aral ka ng salita nila. Kaya hindi po nagtagalog yung mga anak ko. Nag-aral lang na Tagalog. Ako po ang nag-aral. Kasi wala po akong kausap na Tagalog dito eh. Kung yun lang po yung ano ba tawag doon, yung mga anak ko, hindi ko po sila tinagalog. Ako lang po ang nag-aral talaga ng salita rito. Kasi po napakahirap kapag ikaw ay nanirahan sa ibang bansa, sa ibang lugar. Napakahirap, beautiful people. Kaya kung saan ka man, pag-aaralan mo lang, gaya po sa Japan. Madali lang yata ang salita roon. O kaya sa China. Siyempre po, doon na po sila naninirahan. Hindi, siyempre marunong na po sila magsalita ng Chinese at saka ng Japanese. Ganyan po kasi kung saan po kayong maninirahan sa ibang bansa, beautiful people, pag-aaralan niyo po ang salita nila. Kasi una po, magpapadoktor ka, kakausapin mo yung doktor na yon na Chinese o Japanese o German. Maswerte mo kung marunong mag-English. E kung hindi marunong mag-English, paano kayo magkaintindihan? Ano ang sasabihin mo? Anong masakit sa iyo? Diba? Pag yung mga anak mo may mga meeting-meeting, hindi kanila kakausapin ng English ng mga teacher mo dito. Kaya mag-aral ka ng salita nila. Ganyan dito, beautiful people. Stricto ang mga Austrian. Kaya ka nandito, mag-aral ka ng salita nila para makausap mo sila. Kung hindi ka mag-aral, ay wala kang mangyayari. Kahit mag-English-English ka yan, hindi ka nila aanuhin. Gagamitin mo lang yung English mo kung nasa Amerika ka, sa England, o kaya nasa airport ka. Pwede mo gamitin yung English mo, pero kung dito ka titira, kung sa ibang bansa, kung ano mang salita nila doon, ganun ang aanuhin mo. Kaya beautiful people, kung kayo ay mag-abroad, mas pipiliin nyo po mag-abroad sa Europe. Basta Europe po. Huwag po doon sa mga, alam nyo na po kung saan yung pinapatay, minomurder kayo dyan, tinutulak, pinaplansya yung mga likod nyo, binubuhusan kayo ng tubig, sinasaksak kayo, inaano-ano kayo. Bakit doon pa nyo po pipiliin? Di ba? Piliin nyo po yung sa... Piliin nyo po yung nasa Europe. Napakaganda po ng buhay ng Europe, beautiful people. At saka pag sinabi ko po, pipiliin niyo po ang Europe, huwag niyo po akong a-applyan. Hindi po ako traveling o ano po, agency. Sinabi ko lang po kasi maganda po ang Europe kasi po nandito ako sa Europe. Pero kung mag-abroad kayo, maghanap po kayo ng agency na nagpapalipad po sa Europe. Mamili po kayo kung saan. Kasi lahat po, marami pong mga Pilipino kasi, beautiful people, una sa ano po sila, sa Italy. Pagkatapos po, magkocross po sila papuntang Germany, Switzerland, Austria. Kasi po, beautiful people, mahirap po pasukin ng Austria.
kung ikaw ay ang passport mo po ay ano, Europe, yung EU kung tawagin po ba yung Euro, yung EU kung tawagin yung passport mo, makakapasok ka sa iba't ibang Europe, iba-ibang country. Ganyan po. Pero kung passport mo po ay Philippines, passport mo po, hanggang dyan ka lang po sa mga kung saan mo lang ano, kasi kailangan mo po lagi visa yan eh. Marami pong nagpunta rito, beautiful people, no, mga Pilipino. Nakakasabayan ko po sa airport. Hanggang airport lang po sila, hindi po sila pinapasok sa loob. Kasi po, hinahanapan po sila ng papel. Yung halimbawa po, yung working permit o yung visa po, hinahanapan po sila. Bakit ka napunta dito sa ano na to, ganyan-ganyan. Pero hindi po English ang nasa pa sa airport po dito. Deutsch, German po salita. Paano ka mai-interview? Sige nga po, tingnan nga na po. Kaya beautiful people, kung gusto nyo lang po talaga pumunta ng Europe, sa Austria po o Germany o kaya po sa Switzerland, ano, marunong po kayong mag-Deutsch. Ang tawag po doon, Deutsch ay German. Salita na German po. Kasi po, i-interviewin po talaga kayo. Eh, yung mga Pilipino, English ang salita nila. Hindi nila, ay yung mga nandito sa ano, hindi po yan nag-i-English. Kasi po, pumasok ka na sa bansang Austria eh. Eh, siyempre, German na yun. Deutsch na yun. Paano ka nga makakausap at maintindihan mo kung ini-English mo siya? Eh, siya ay Seoul. Halimbawa, Seoul. O kaya, yung ano po ba, may tawag yan eh. Ano ba yun? Yung nag-ano po ng mga passport, magtitingin. Maswerte po kung kayo po ay nakatagpo ng marunong mag-English, beautiful people, dyan sa airport. May mga police po na hindi rin marunong mag-English, beautiful people. Kasi hindi nila ginagamit ang English, beautiful people. Kaya napakahirap. Madalang ang nag-i-English kasi na mga ano rito, beautiful people. Kaya yan ang sinabi ko sa inyo. Masarap talaga ang magpunta ka ng Europe. Kaya lang, hindi ko lang kinuha ang mga pamilya ko kasi ayaw ko nga po na makarating sila dito. Kasi ang dami pong mga ano po ba, hinahanapan ng mga papel. Lakad dito, lakad doon, ganyan. Hindi po ako ganun tao. Wala po akong ano, ganyan. Yung po bang pasensya, yung lalakarin ko yung mga papel para lamang rating dito. Hindi po ako ganun tao. Kaya sabi ko, mga ano ko, pamangkin ko, mga ano ko, kung gusto nyo pumunta, di pumunta kayo. Kayo ang gagawa sa inyong mga ano, lakarin nyo. Masalamat lang talaga ako, beautiful people. Yung naging asawa ko, siya lahat ang gumawa, lahat ng aking passport, papel, lahat. Yung ama ng tatay ko, ng mga anak ko, ama na, tatay pa, tarantado talaga. Ang ibig ko po bang sabihin, beautiful people, yung ama ng mga anak ko, siya lahat po ang gumawa sa akin kasi wala po akong alam noon. Bata pa po ako noon eh. Kagagraduate ko nga lang po ng high school ako noon. Nakilala ko siya. Sabi niya, dadalhin kita. Kasi nga po, nagkatrabaho po siya sa United Nations. Libre 6 months po sa United Nations po sa iba-ibang bansa. Ngayon po, beautiful people, sabi niya sa akin, kasi sabi ko nga po sa inyo, nagtitinda nga lang po ako ng prutas dyan sa Quiapo, sa Carriedo po, sa bangketa. Tapos pinapakyaw namin sa Divisoria yung mga ano, mga prutas, tapos ititinda namin sa Carriedo, sa Quiapo, noong 19
86, 87, Diyos ko, buhay pa. Mga pinanganak na ba kayo noon, no? Hindi pa, di ba? Noon po, 1986, 85, ganyan po yun eh. Tapos po, kagagraduate ko po noong 1986 yata o 87 ako gumraduate ng high school. Doon ko po nakilala yung asawa ko. Sabi niya, dalhin kita sa Austria. Sabi ko, ha? Australia? Sabi niya, hindi. Magkaiba ang Austria at ang Australia. Ah, kasi beautiful people tayo, mga ignorante tayo. Pag wala tayong alam sa mga bansa-bansa. Kaya lagi ko pinapaliwanag sa inyo, ang Austria at ang Australia ay magkaiba ang plug. Ang Australia may kangaroo, ang Austria walang kangaroo. Kaya beautiful people, yan ang sinasabi ko po sa inyo. Kung may mga abroad-abroad, makinig kayo sa mga kwento nila para may nalalaman kayo. Lalo na ako. Gusto ko magkikwento at pinapakita ko, binibidyo ko po ang mga Austria para kung makarating po kayo rito sa sarili nyo pong ano, di maganda, di ba? Kung kayo makarating dito, hindi na kayo maliligaw kasi nakita nyo na sa video, ay ganun pala yun, doon pala ang sakaya ng mga bus, sakaya ng train. Ganun po, beautiful people. Kaya makinig kayo sa mga nagkikwentuhan ng mga galing abroad para hindi kayo maging ignorante, para may nalalaman kayo anong klaseng bansa yun, anong mga tao roon. Yan noon. Yes. Marami na pong sumasakay ngayon kasi uwian na po kasi eh. Kaya beautiful people, kasi tayong mga Pilipino, kasi nandyan lang tayo, kaya lang nating mag-abroad hanggang Hong Kong lang, hanggang Japan, ASEAN lang po ba? Kasi madaling pumasok po dyan. Ilang oras lang ang lipad papuntang Japan, siguro 2 oras, 3 oras, hindi natin alam ano. Ang euro po kasi dito 22 hours, nasa eroplano ka po sa taas. Ganyan po kalayo ang euro. Kasi po mag-aano ka pa niyan, mag-i-stopover ka po sa ibang lugar. Eh ang ano kasi po, Japan, China, direct na yan, diretso na yan ang replano, madali. Kaya ganyan kalapit lang. Siguro ang pinaka ano, malayo mga 5 oras. Ang Pilipinas po kasi, beautiful people, malapit ang Australia pag lumipad. Pagka po dito ko manggagaling sa Austria po at lumipad po ako at magbakasyon po sa Australia, mga 5 araw po bago ako makarating ng Australia. Ganyan po kalayo ang Australia at ang Austria, beautiful people, okay? Ang alam ko po ay ang Australia hanggang Pilipinas. Pag lumipad ka ng Pilipinas hanggang Australia, baka 8 oras o 7, ganun po. Pero dito po pa ko manggagaling po dito sa ano, beautiful people, sa Austria, tapos lilipad po ako sa Australia. Siguro po mga 5 araw o 3 araw, hindi ko po alam kasi marami na pong lumipad din doon eh. Galing dito kasi, beautiful people, walang diretsong flight ang Austria papuntang Australia. Marami pong stopover sa isang lugar po. Ganyan po kalayo. Alam ko pong hindi niyo po alam no, na ganun kalayo ang Australia at ang Austria. Sasakay ka dito galing, eh flight lang po yun, 5 araw ka darating doon bago ka makapunta ng Australia. Ganyan, beautiful people.
hindi gaya dyan sa ano, sa Pilipinas ka man galing, lilipad ka ng Australia, siguro 7 o 8 oras siguro ganyan ang eroplano. Kasi wala po kasing diretsong flight ang Austria at ang Australia eh. Lilipad ka sa ganyan, lilipad ka sa ganito, mag-stopover ka doon, mag-stopover ka ng ganyan, ganyan, ganyan. Walang flight na ano talaga. Kaya matagal ka darating sa Australia, beautiful people. May kasabayan nga po ako nung nag-ano din po ako, nag-flight po ako pumuwi ng Pilipinas. Nagpo Austria, nag-stop over po ako sa ano, sa diyan sa Switzerland, tapos nag ano ulit ako sa papuntang Germany. Ang layo, stop ano, pa-stop stop. Yan po yung sinasabing mag-stop over ka po, napakalayo, beautiful people. Hindi po gaya ng mga nag-Saudi, malapit lang ang Saudi sa Pilipinas, ang Dubai, malapit lang din po ang Pilipinas. Mga siguro, hindi ko po alam ilang oras ang Dubai, ano? Mga 5 oras. Philippines to yung ano, Saudi Arabia o Dubai. Hindi ko po alam. 5 oras yata. Ganoon. Kaya malayo po talaga. Kaya beautiful people. At saka kung kayo po'y nag-a-abroad, kailangan po matatag, matapang ang loob niyo po. Buo ang loob niyo po. Dahil sa ibang bansa po, wala po ikaw kakilala. Kahit sino. Ako nung dumating ako dito, wala akong kakilalang Pilipino, Pilipina, kundi yung asawa ko lang. Tapos yung biyanan ko. Tapos yung kanyang kapatid na babae. Yung lola niya, nanay niya, tatay niya, kapatid niya babae. Yun lang po ang nakilala ko. Sabi ko, bakit wala mga Pilipina rito? Nung dumating ako nung 1987, 87, 88, ganyan po. Dumating ako dito sa Australia. Bakit ganyan? Bakit walang ano? Walang mga Pilipina. Mayroon palang mga Pilipina, beautiful people. Kasi nga, winter, nasa bahay lang, mga nagtatrabaho. Eh, siyempre, pag bagong dating ka, ang pinakaunang dumating kasi dito ang Pilipina, beautiful people, noong 1962. Yung mga dating, mga unang mga nurse na dapat papunta sila ng Australia, napunta sila sa Austria. Ganun po ang nangyari. Baka kilala nyo po yun, binalita po yun sa radyo. Yung 18 Pilipina na pinadala ni Father, ano ba yun? Sino ba yung, yung patay na po yung Father na yun? Yung pare po ba? Dapat dalhin sa ano yun? Sa Australia. Tapos napunta po sila sa Austria. 1962 yata yun, beautiful people. Binalita po yun eh. Bali yung tapos po mga nurse po yun eh. Baka may kilala po kayo noon. Kaya ang mga kakilala ko na yan, mga lola na sila, mga apo na lang sila. Yun ang mga kaanuhan ko. Sabi niya, Kati, kung may narinig kang ano, na mga nurse noong 1962, 1955, kami po ang mga apo niya. Aso! Ganun pala yung beautiful people. Tingnan nyo, dito na sila nanirahan. Dito na nagkapamilya. Ganun pala yun. Sabi ko, ah, kayo pala yun. Kasi noon, beautiful people, napakaliit. Sandali lang at nahan dito na ako.
Takbo, takbo. Kasi magpupula na. Ginabi na ako, beautiful people. Madilim na po yan. Hi, beautiful people. Huhugasan ko pala yung ano, napulot ko bang ano, beautiful people. Yung cross. Yung po bang, ano yun? Rosario po. Yung rosario, beautiful people, napulot ko po yung mga rosario na yun. Huhugasan ko po. Kasi, alam nyo naman po. Hugasan ko po siya pagkatapos po. Aanuhin ko po ng asin. Hahaplasan ko po ba ng asin? Alam nyo naman po, baka yung negative po ba? Nakakatakot po kasi ang negative. Baka pumasok po dun sa loob ng cross ba? Eh, napulot ko pa naman po yung sa ilog. Siyempre, hugasan ko siya ng mainit na tubig. Pagkatapos, lagyan ko ng asin yung pinaghugasan ko. Tapos, lagyan ko ng langis. Yung langis ko, may langis din po kasi ako doon eh. Ay, madilim na. Sige na, beautiful people. At malapit na rin ako. Kaya ingat na lang kayo dyan.